Magandang araw mga kabarangay. Panibagong vlog tayo. Panibagong araw, panibagong vlog tayo today. Medyo matagal na rin hindi ako nakakapag-upload ng ng cooking ng ama mo. So ngayon, naisipan ko mag-vlog ng para sa sa hapunan edition, cooking ng ama mo. Ang lulutuin natin today, caldereta, beef caldereta. Ang kailangan natin, syempre, ito yung beef. Minarinate ko na siya kagabi. 1 1/2 cup ng water. Mga 5 tablespoon ng liver spread. 1 cup ng green peas. Mga 1 piece na na bell pepper. Tapos onion, garlic, tapos ang ating tomato paste. And oil, cheese. Ayan, naglalagay kasi ako ng cheese. Actually, pwede nyo rin lagyan ng olives. So, tara mga kabarangay, let's go. Umpisa tayo. Kuha tayo ng manika. Buksan muna natin yung ating galan. Tayong mantika, konti lang. Actually, pwede nyong i-fry yung yung bell pepper. Pero ako, hindi ko na kasi pina-fry yan kasi mag-fry na tayo. Mamaya, saka ko siya ilalagay pagka yung luto na yung ating beef. Nga pala, ito kasing beef caldereta, request din niya ni YT Mahilig din sa caldereta yan, saka sa beef mechado. So, ito, nainit na yung ating oil. Lagyan natin yung ating onion. Natin siya maging silhouette yung parang transparent yung onion, saka natin lagay yung ating garlic. So ngayon kasi lalo Christmas, magi-Christmas yan, usong-usin ngayon yung mga caldereta, hamonado, yung ham, tapos mechado. Yan ang mga masarap iluto ngayon lalo magpapasko. Siyempre para diba? Masarap din para sa pamilya. So, okay na yung ating sibuyas. Lagay natin yung ating garlic. Mga 3 gloves. 3 gloves of garlic. Natin yung ating marinated na beef. You can use kadera, beef kadera or kalitiran. Ito kasi ito parang tenderloin kasi wala na kaming inabutan na kadera and kalitiran last kahapon. Brownin lang natin siya. Tapos, after, lagay natin yung 1 1/2 cup ng water natin. Takpan muna natin. Ayan mga kabarangay,
Kapag pag-browning lang natin yan, yung ating beef. Yan. Yan. Lagyan na natin yung ating, mga pala yung ano, yung beef. Minarinate ko siya sa kalamansi, tag nito, soy sauce, then timpla, konti lang, magic sarap yan. Tapos, saka ko siya nilagay sa ref, ano nga pa pala, paminta, yan. Paminta, kalamansi, soy sauce, tapos magic sarap, halo, lagay sa ref yun. Tapos, eto na siya ngayon. Lagyan natin yung ating ano, water. Tapos tapan natin siya ulit. Tapos wait tayo siguro mga ano, mga 45 to 1 hour. Yan, ganun siya katagal. Kasi kung meron tayong pressure cooker, mas mabilis. Eh. Lagyan natin yung ating water. 1 and 1/2 lang yan. Maya-maya ng konti, lalagyan natin yung ating tomato paste. Yan. Pakuluin lang natin siya. Tapan muna natin ha. Then, saka natin lalagay yung ano pag kumulumami. Pag malambot na siya, lagyan natin yung tomato paste. Yes, yan mga kabarangay. Malambot na ang ating beef. Ayan o. Ayan. Malambot na siya. So, lagay na natin yung ating tawag dito. Liver spread. Keso. Quick melt naman yung aking keso kaya mabilis matunaw yun. Tapos yung ating tomato paste. Maliit lang to is yung 150 grams na tomato paste. Halo lang natin. Guys, alalay sa timpla since na-marinate na naman. Pag nag-marinate na kayo, pag kulang, alalay na lang kayo sa timpla. Depende sa panlasa nyo. Yan, alalay lang natin. Tapos, simmer natin siya for another 10 minutes para mas masarap, lumambot lalo yung ating wait pala. Lagay na natin yung ating ano. Nalimutan ko kanina. Hot sauce. Konti lang, depende rin sa anghang na gusto niyo sa ano, sa kaldereta. Kasi ako dito may mga kids kaya konti lang lalagay ko. Yeah. Yung ibang nilalagay diyan, siling labuyo.
Para nga naman at least mas maangang. Yun, no? Ilagay natin yung ating green peas. Kung masyado kayong nalalaputan sa sauce, pwede kayong mag-add ng konting water para mag-loosen yung sauce. Yeah. Simmer natin siya for another 5 minutes or 5 to 7 minutes para then lagyan natin yung ating bell pepper, then done na tayo sa pagluluto ng kaldereta. Yes, mga kabarangay, yan, tama-tama ni take nung sauce niya. Then, simmer ko ulit siya ng 10 minutes. Then, eto, lalagyan na natin yung ating bell pepper. Then, after nito, ready to serve na yan. Yan, tignan niya yung kulay, diba? Plating tayo later. Yan. Luto na yan actually. Pwede na nating serve. Yan ang aking caldereta with pagmamahal. Yes, yan. Ito na ang ating beef caldereta. Yan na mga kabarangay. So, maya-maya dinner, sabayan nyo kami, kain tayo. Serve ko sa plating pala ako. Sige, wait lang, balikan ko kayo. Yan mga kabarangay, luto na ang ating kaldereta. Yan. See? Diba? Plating natin. Here, dito ang ano, ang rice natin, lalagay natin dito yan. You know? Ayan po siya, ang ating kaldereta. Ayan. Ayan mga kabarangay, done na ang ating beef kaldereta. Masarap ng kainin yan ha, mamayang hapunan. So, yun na. Yun lang. Kung gusto nyong malaman yung mga recipes yung sa ginamit ko. Yung mga ginamit ko pala actually sa pagluluto. Lalagay ko sa description box. Anyways, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin today sa pagluluto ng aking hapunan para sa aking mga mahal sa buhay, syempre. And sana kayo rin nasa mga mabuti kayong kalagayan ngayon. And this is Rico Rizal TV saying ingat kayo palagi. Sana nagustuhan niyo yung aking inihain sa inyo today na beef caldereta. God bless. I love you all. Bye-bye.